Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo, que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida dejándose tocar por el corazón de Jesús. Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo, que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida dejándose tocar por el corazón de Jesús. Orasyo Emperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Atin pong dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihanawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at iayamang daylan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Yeso Kristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Yeso Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito para sa mahal na Birhen Maria. Gunitain rin natin si San Norberto na tagatayo ng Premonstrations na kongregasyon. Ating ialay ang misang ito para sa indensyon sa lahat ng mga nagsimba ngayon sa Quiapo Church at yung nakiugnay sa Quiapo Church sa pamagitan ng live streaming. At higit sa lahat, ating ialay ang misang ito para sa mga frontliners na nag-alaga ng mga may sakit sa mga hospital at iba pang mga po. Ang ating buhay ay isang paghahanda, gaya ng sinasabi ni San Pablo, ay siya ay handa na ng mag-alay ng kanyang buhay. Ang pag-alay ng buhay ay siyang
pagpasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos. Kaya yung babaeng balo sa kabila ng kanyang paghihirap ay naguhulog din ng kanyang alay at handog sa templo upang maipahayag niya ang pag-ibig, na siyang katapat ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Gaano ba natin iniibig ang Diyos? Sa mga sandali na tayo nagkukulang sa ating pagmamahal at sa ating pag-ibig sa Diyos at tayo'y nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kaluuban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging berhen si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalatiang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mga ngaral na mabuting balita. Tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ako'y ialay na, dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabig na muli siyang magparito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tunay akong nagpupuri buong araw. Akin ngayong ihahayag ang taglay mong karangalan. Ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong babayaan. Katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag iiwan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ako naman samantala ay patuloy na aasa. Patuloy na magpupuri, pupurihin ka sa tuwi na. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay.
Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi-ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tutugtugin ko ang alapat, pupurihin kitang tunay. Pupurihin kita, O Diyos, dahil sa iyong katapatan. Mga imno ng papuri sa alpa ko'y tutugtugin. Iuukol ko ang tugtog sa iyo, banal ng Israel. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na may hilig maglalakad ng may mahahabang kasuutan at natutuwang pagpupugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa mga sinaguga at mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayamang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po, mga kapatid ko ni Kristo. Ang hilig ng tao o ang gusto ng tao minsan ay para lang sa kanyang sarili. Kaya yung iba, gusto nila makita maghihirap ang tao. Kaya kung ano-ano ng mga panukala, ano-ano mga batas na sasabi pa nila, yan ay pangsiguridad. Piyon pala ay paghihirap ng tao. O dili kaya ganito kahaba, ayan, huwag kayong kikilos, dyan ka. Dahil ganyan ang dahilan. Kuminsan ginagamit ang lahat ng mga
sandali at mga pangyari sa buhay ng tao na bahagi upang matupad ang hilig ng tao. Ngunit hindi po yan ang tunay na buhay ng isang Kristiyano. Ang buhay ng isang tunay na Kristiyano ay siyang pagkilala sa kabutihang loob ng Diyos, divine providence. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa panlangsulat ni San Pablo kay Timoteo, Kabanata 4, talata 1 hanggang 8, si San Pablo ay nagpaalala kay San Timoteo na kanyang alagad, na kanyang ipahayag ang Ebanghelyo nasa panahon man o wala sa panahon. Ibig sabihin doon, kahit saan, anong oras at kung ano man ang mga pangyayari, ang Ebanghelyo ng Panginoon ay siyang mauuna sa buhay sapagkat nagpaalam ni San Pablo na parang siya ay nasa huli na ng kanyang buhay dito sa mundo. Dahil sabi niya, kanya na pong naratnan ang sa paligsahan ang rurok ng kanyang buhay at handa na siyang tatanggap sa kuruna ng kalhatian. Yung pong kuruna sa kalhatian, ibig sabihin, handa na po siyang mamatay sa pangalan ng Panginoon dahil sa kanyang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Kaya po, sa ating Salmo 70 ngayon, sinasabi, patuloy isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ipahayag, ibig sabihin, ang kaligtasan na galing sa Diyos. Upang tayo magpahayag ng kaligtasan ng Diyos, ang mabuting balita ng kaligtasan ng Diyos na mapabilang tayo sa kanyang kaharian na may pag-ibig, na may katotohanan, na may katurungan, na nasa kaliwanagan at kaharian ng Diyos na kung saan tayong lahat ay magkapantay-pantay, kailangan po na tingnan natin kung ano ang ating maibigay sa Diyos. Sapagkat ang Diyos nagbigay na po sa atin ng lahat, buhay natin. Kaya nga, pagkagising natin, makahinga tayo, pwede pa tayong kakain, pwede pa tayong maging bahagi ng pamilya, mayroon pa tayong trabaho, o kaya pag walang trabaho, pwede pa makahanap ng trabaho. Mayroon mang banta ng COVID-19, hindi natin ito gawin na hadlang upang ating matugunan ang panawagan ng Diyos na atin pong tapatan ang kanyang kabutihang loob sa pamagitan ng ating pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos. Paano po may pahayag ang pag-ibig sa Diyos? Mayroong iba't ibang paraan. Isa po ay ang umibig sa kapwa-tao. Ito yung pagpapahayag natin sa pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, na mabuhay tayo sa panalangin. So, pupunta tayo dito magmisa o dili kaya basta't makiisa sa misa, sa live streaming, sa Facebook Live, o dili kaya tayo nag-iisa ay magdasal at manalangin sa Panginoon. At pangatlo, ang kawang gawa, ang ating pagtulong sa ating kapwa-tao. At higit sa lahat, ang pang-apat, ang ating handog sa Diyos. Kung ano man ang nasa atin, ating panahon, ating kakayahan at kayamanan. Dito po sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kabanata 12, talata 38 hanggang 44, ay ikuninto ang tinatawag nating contrast. Yung bang tunggali. Ang unang eksena ay tungkol sa mga iskriba. Ito mga iskriba, pakitang tao lamang mga hipokrito. Napakayaman na nila, pero sinasabi ng ating Panginoon mula sa verse sa Kapitulo 12 na San Marcos, versikulo 38 sumusunod, na itong mga iskriba, gusto nilang magkaroon ng marangya na kasuutan at nakikita na parang nagdasal sa mga lansangan. Pero ang sa totoo,
kanila pong inuubos ang kabuhayan ng mga baing balo. Ibig sabihin, wala silang ginagawang mabuti. Ang pangalawa ay ang ginawa naman ng balo. Sa tradisyon ng mga Hudyo at sa kanilang kultura, ang mga balo ay pinakamahirap sapagkat ang may hawak ng kaban o ang treasurer o ang maghawak ng pera at kayamanan ay ang lalaki. Kapag mamatay yung asawa nila, ang anak nilang lalaki ang may hawak ng pera. Itong babaeng balong ito sa ating kwento, sa ating ebanghelyo ngayon na kwento ng Panginoon ay wala ng asawa at walang anak na lalaki, kaya siya'y namamalimos. At sa pagpalimos niya, nakatanggap siya ng dalawang kusing. Noong kapahunan ng ating Panginoon, dalawang kusing ay isang tinapay. Ibig sabihin, yan ay sapat na makakain siya sa araw na yon na makabili siya ng isang tinapay para sa kanya na dalawang kusing. Anong ginawa ng balo? Inihuhulog niya. Yung mga pakitang tao na mga mayaman, naguhulog ng malaki. Pero yan ay sobra lang sa kanilang kayamanan. Pero yung dalawang kusing mula sa balo na yon, yun ay sa kanyang ikabubuhay. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ni San Marcos na ang balo ay siyang nagbibigay ng lahat ng ikabubuhay niya. Versikulo 43, Kapitulo 12, Ebanghelyo ni San Marcos. Sapagkat tayo pong lahat ay biniyayaan na ng Panginoon. At itong balong ito ay nagpahayag ng kanyang pag-ibig na hindi man siya makakain, naguguto man siya, pinahayag niya ang pag-ibig niya sa Diyos sa paghulog ng lahat na sana yon ay kainin niya na kung mabili niya ang tinapay ng dalawang kusing. Kaya ito ay pagtupad sa kanilang kasulatan at kautusan na makita po natin sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 15, Versikulo 11, na dapat walang maiwang mga dukha o mga mahirap na hindi mabibigyan ng tulong. Dapat bukas palad silang tumutulong sa kanilang kapwa. At ito yung ginagawa ng balo, hindi lang buong buhay ang kanyang ibinibigay sa Diyos. Alam niya na mabuhay rin siya, makahingi rin siya uli, mamalimos rin siya uli upang siya makakain. Pero binigay niya ang lahat ng para sana sa kanya sa Diyos dahil walang makapantay sa kabutihang loob ng Diyos. Kung ano ang ating ibinibigay sa Kanya, ibalik po yan sa Diyos nang nag-uumapaw, siksik at liglig, sapagkat ganun po ang kabutihan ng Diyos. Kung ang mga mayaman na mga Romano-Katoliko ay magbibigay lang ng kahit sabihin natin 10% lang ng kanilang kayamanan sa simbahan, marami sanang matulungan ang simbahan ng mga mahirap. Marami sanang mga Catholic schools na hindi na magbayad ang mga estudyante dahil kaya na po itong tususin kung 10% ng lahat ng mga membro ng ating simbahan Katolika ang magbigay ng tithing o 10% ng kanilang kabuhayan. Ito ay maliit lang. Hiningi ng Diyos ang maliit na bagay para gagawin ang dakila at mga bagay na lalo pang ikabubuti ng lahat. Ang ating mga pag-aalay at pagbabahagi ng quality time, ng quality sa ating mga talento,
ng dikalidadin sa mga kaloob na bigay ng Diyos sa atin, ito ay gantihan ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Huwag tayong maghuhumaling na mga makamundong hilig. Bagkus, pag-isipan natin lagi ano ang buhay na walang hanggan sa kalangitan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mayroon tayong iisang ama sa lahat at iisang guro, ang kanyang bugtong na anak. Dumudulog tayo sa ating ama para sa lahat ng kanyang mga anak sa mundo at atin pong itutugon. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga tumanggap ng sakramento ng orden para sa banal na paglilingkod, naway maging tapat at totoo sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa simbahan, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maibigay ng mabuti ang magaling na serbisyo sa tao at hindi unahin at paglingkuran ang kanilang sariling kapakanan, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang kababaang loob ni Kristo, naway pumigil at magpasuko sa kapalaunan at pagkukunwari ng mga taong may matayog na pagtingin sa sarili, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa tahimik ating idulog sa Panginoon ang ating sariling panalangin. Diyos at Ama ng lahat ng sangkatauhan, itinaas namin sa iyo ang mga panalangin na mga sumasampalataya sa iyo, gayon din ang mga hindi panakarinig ng iyong banal na ngalan. Haling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya niluwal ni Santa Maria nang di pumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen
ay mapagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat na ikay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo, ikaw ang gumawa sa tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manonobos namin. Kaya kaisa na manghel si siawit ng papuri sa iyo ng lahumpay sa kalangitan, kami nagbumunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Santo Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kahalatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang napari dito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin yung simbahang laganap sa mong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ng tanang obispo at ng tanang kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin mo patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng Manawirin Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang sanasi, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Norberto, ni San Rafael, ni San Rocky, ni San Lazaro, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagyawang nawa namin ang pagkupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin, magaling na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin sumasala.
langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghin mga aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nagbibigay
Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang ang iyong kanang-loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Berhen at pagtulad namin sa kanya ay mapagindapat na aming paglingkuran ang pagganap na sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Lingamin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang mapakapangyarihan. Nang ikay, narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagkantadal mo sa kanila ng kamalmahalang cross. Ng ikay, lumalhati na diyan sa langit. Nanalig kaming ang iyong pamagitan ni Lubhang Magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing. At sa tulong po ninyo, ay makamit ang kaligtasan ng aming kaluluwa at katawan pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, palangin po kami upang kami medya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, palangin po kami upang kami medya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipalangin po kami upang kami medya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Kailangan po natin na tayo ay mabuhay ng may pag-ibig na katapat natin o tugon natin sa dakilang pag-ibig ng Diyos na nagbibigay sa atin ng biyaya araw-araw at bawat sandali ng ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Dalhin niyo sa inyong pag-uwi ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoong Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro